Hiling ni Claire Eden Contreras na tinatawag ding Maharlika, natupad na. Dahil hindi po ba nung nakaraang araw, meron po siyang paghahamon sa ating mga kapulisan. Sabi niya, I am going to give you 3 days para makipag-ugnayan sa US. I am giving them 3 days na ilagay ang aking pangalan sa lahat ng dyaryo at ilagay sa lahat ng broadcasting companies sa buong mundo para naman makita ng buong mundo na may isang Maharlika na according to them, nag-deepfake daw. Then with that, we can release the authenticity or do your part. Kayong mga bagag. Ang lakas talaga ng loob nitong si Claire Eden, ano? Malakas lang ang loob mo kasi wala ka sa Pilipinas eh. Kung talagang matapang ka, Claire Contreras, dito mo gawin yan sa Pilipinas. Pero yun na nga ang kanyang hiling. Na ipakita daw ng mga broadcasting company sa US ang balitang yan. At nagmamalaki pa siya para daw malaman ng buong mundo na meron isang Maharlika na nag-deepfake. So ito na nga po, wish granted, ibinalita na po sa US itong inilabas na fake polvoron video ng kampo ni ex-President Rodrigo Duterte. Panoorin po natin. And moving to Asia, a video allegedly depicting Philippine President Ferdinand Marcos Jr. engaging in what looks like drug use has sparked widespread controversy and outrage. According to the Department of National Defense, supporters of former President Rodrigo Duterte released the deepfake video just before President Marcos was scheduled to hold the State of the Nation address on Monday. The Filipino Defense Secretary quickly moved to reassure the public, emphasizing that the military remains steadfast in its support of the president. He said, quote, "It is obvious from the video that it is not our president. Their video is fake and obviously not real," unquote. The Department of Justice also joined in condemning the video, vowing to identify and prosecute those behind it. And to further debunk the video's authenticity, the police department's forensic experts held a news conference where they compared the facial features of President Marcos with that of the unidentified man seen in the video. Enlarged images highlighted distinct differences, particularly in the right ear, which showed the president's ear being larger than that in the video. However, this is not the first time that the Philippine president has been targeted by deepfake technology. In fact, back in April, an audio deepfake clip falsely depicted him ordering the military to take action against China. And given the ongoing territorial dispute between Manila and Beijing over the West Philippine Sea, such fabrication carries significant weight and potential for escalation. Now, despite official denials and forensic evidence, former President Duterte has doubled down on his allegations. In fact, he's insisted that the video is authentic and reiterated his accusation that President Marcos is a drug user, a claim he's been making since January. So as the Philippines prepares for the May 2025 election, where voters will select a new parliament, the issue of deepfake technology has now taken center stage. So ayan, kasiraan na naman po sa pangalan ni former President Rodrigo Duterte. Kasi hindi naman po nabanggit doon sa news report ang pangalan ni Claire Eden, kundi ang pangalan ni former President. So syempre, kasiraan yan ni Digong. Pero pinagpipilitan pa rin daw ni Digong na totoo yung video. Ay, nako naman talaga. Kahit na sino po ang makakita, yung pong hindi nagbubulag-bulagan ha, kahit na wala yung mga pa-scanner-scanner ninyo, panoorin nyo lang yung video, alam nyo na hindi si Bongbong Marcos yun. Yung mga nagpupumilit na si President Bongbong Marcos yun ay mga walang bait sa sarili. I am sorry to say that, pero wala kayong bait sa sarili kung talaga ang tingin nyo dun sa taong nasa video ay si President Bongbong Marcos. So nag-umpisa na, Claire Contreras, yung iyong wish. Inilabas na sa news channel dyan sa US ang balitang yan. So ngayon, malamang pwede na makipag-ugnayan ang Pilipinas sa US para malaman at tukuyin kung sino ang mga taong nasa likod ng pagpapakalat ng fake video na yan. Kung sila hindi pa nila alam, ang buong Pilipinas alam na po na itong si Claire Contreras at si Harry Roque
ang dalawang principal suspects. Actually, hindi suspects eh. Dahil sila mismo ang nagpapakalat na may video, na mayroong polvoron video ang ating presidente. Yun nga lang, sa tinagal-tagal ng pag-i-edit nila, hindi pa rin nila ginalingan dahil halatang-halata pong fake pa rin ang video. Na kahit na yung mga kapwa DDS vloggers nitong si Claire Eden ay nagsasabing peke at wrong move ang ginawa ninyong pagpapakalat ng fake na polvoron video. So tingnan natin, abangan pa natin ang mga susunod magiging kaganapan. Mahabol na kaya ng ating kapulisan itong si Claire Eden para mapanagot dito sa lumabas na polvoron video daw ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. Ihintayin po natin ang susunod na hakbang ng ating mga kapulisan dahil hindi na po pwedeng hindi gumawa ng hakbang ang ating gobyerno. Sobra-sobra na po ang ginagawa nilang paninira sa ating presidente. At kung akala ng kampo ni ex-President Duterte na makakakuha sila ng simpatya sa taong bayan sa ginagawa nilang paninira sa gobyerno ni Bongbong Marcos, nagkakamali po kayo. Kahit na ilang maisog rally pa ang gawin ninyo, gawin nyo man worldwide yan, ubusin ninyo ang pondo ninyo sa mga maisog rally ninyo, kokonti na lang po ang mapapaniwala ninyo. Dahil totoo yung sinisigaw ni Harry Roque dyan sa inyong mga maisog rally, hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Dyan natin malalaman kung sino ang nasa panig ng kabutihan at sino ang nasa panig ng kasamaan. Sa ibang balita naman po, merong inilabas si former Senator Sonny Trillanes update tungkol sa ICC. Ayon po sa balita sa PhilStar, ICC notifies Philippine government of EJK suspects led by Bato. Former police chiefs Senator Ronald De La Rosa and Oscar Albayalde, along with three other former and current police officials, have been formally tagged as suspects in the ongoing drug war investigation of the International Criminal Court. Trillanes released portions of a four-page document purportedly released by the ICC's Office of the Prosecutor on July 3. He said the confidential document was sent to the Philippine government through its embassy in The Hague, Netherlands. Base daw sa dokumentong inirelease ni Trillanes, the ICC OTP supposedly found reasonable grounds to believe that five former and current officials of the PNP have committed crimes within its jurisdiction. Former President Rodrigo Duterte, meanwhile, is the principal suspect, ayon pa rin po kay Trillanes. De La Rosa was the first PNP chief under the Duterte administration and the implementer of the former president's war on drugs. The OTP is currently focusing its investigation on allegations of widespread and systematic killings of individuals in the Philippines as part of a policy to eliminate drug users and suppliers between 2011 and 2019. Nakasaad po sa dokumento, during this period, large number of drug offenders were killed during police enforcement activity. Sa isang interview sa Storycon, sinabi ni Trillanes that it is still unclear if the five would be included in the first batch of arrest warrants that are expected to be released soon. From persons of interest, now they are primary suspects or principals by indispensable cooperation. Trillanes said the Marcos administration should act on the matter, noting that some of those named in the document are active members of the police force. He clarified, however, that the ICC is not in the position to demand anything from the Philippine government. But the bottom line is, it is now up to the Philippine government and President Marcos on what he will do with this information. So ang ikatutuloy po or ang pagbasura nitong ICC na to ay nakadepende po sa ating presidente. Pero alam na po natin na nadadagdagan po ang bilang ng mga Pilipino
na humihiling sa ating presidente na payagan na ang ICC na ipagpatuloy ang kanilang investigasyon hinggil dito sa EJK at drug war ni former President Rodrigo Duterte at ang hiling ng mas nakararaming Pilipino dahil sa ginagawang paninira at sa kagustuhan na ibagsak ni former President Duterte ang ating Presidenteng Bongbong Marcos. Dapat ng pag-isipan mabuti ni President Bongbong ang pagpapahintulot sa ICC para imbestigahan ang mga taong involved sa EJK. Dahil sa nangyayari po ngayon, parang itong grupo ni former president is pushing it to the limit. Sinusubukan talaga nila ang pasensya ng ating presidente. Kaya naman nagmamadali sila sa kakaisip ng paraan para pabagsakin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos at iyo po si Vice President Sara Duterte. Dahil kapag naupo na po si Sara Duterte bilang presidente, wala na pong aalalahanin itong mga sangkot sa krimen na ito. So, pinapaubaya po natin kay President Bongbong Marcos ang desisyon niya kung pahihintulutan niyang mag-imbestiga ang ICC. Pero, sa dami po ng mga Pilipino na humihiling na sana pakinggan ni President Bongbong Marcos ang hinaing ng mga naging biktima ng EJK na to at ayunan niya ang hiling ng majority ng Pilipino na gustong maimbestigahan si former President Rodrigo Duterte para malaman natin kung talagang wala siyang kasalanan, edi mabuti, masaya ang lahat. Pero kapag napatunayan na siya ay may kasalanan, kailangan po niya or kailangan nilang managot sa batas. Kayo po, sang-ayon na ba kayo na dapat nang papasukin ang ICC dito para magkaalaman na kung talagang may kinalaman si Rodrigo Duterte sa mga patay na naganap sa kanyang war on drugs? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang ito man. Diyos ti Agnina.